Hello guys, kumusta? And today, uumpisa na natin yung bagong project natin. Siyempre, to stroke ulit. Kawasaki KMX125. Ayan. So, matagal ko na rin itong nabili. Halos 3 weeks na rin. So, ngayon ko pa lang siya uumpisahan kasi medyo maulan. Tapos, nag-ipon pa ako ng mga bagong tools. So, nabili ko to sa Marilao, Bulacan. Sa isang subscriber natin. Shoutout kay Sir Ivan Bato. Sa kanya ko to nabili. So, ayan. Pakita natin yung mga details niya. Ang year model nito is 2001. Umaandar. Medyo maingay lang yung makina, guys. So, guys, ang engine is, sabi nung may-ari, stock pa rin. Chrome bore pa daw. Pero, i-check natin yan kapag binuksan. Tapos, stock yung carb. Ayan. Nagtatagas yung base gasket. Ayan, hindi umaandar yung RPM cable natin. Umaandar yung oil pump. Ayan, tapos meron din kips. Ayan. Meron na siyang power bulb. So, ayan. Tapos yung pipe natin, hindi na siya stock. MCF na yung brand. Ayan siya, guys. Ayan, makalawang. Meron tayong airbox. Kompleto airbox. So guys, dito tayo sa gauge natin, ano? Itong speedometer, hindi umaandar. Yung RPM cable, hindi umaandar. Parehong sira yung kable. Tapos itong temperature gauge, hindi rin siya umaandar kasi sira yung wiring ng temperature sensor natin sa block. Tapos yung ignition switch, umaandar siya kaso nabubunot yung susi kahit naka-on. Tapos yung mga indicator, umaandar lahat yan. Umiilaw. Tapos umaandar yung mga ilaw natin, signal light, busina. Yan. Yung kill switch, hindi na siya umaandar. Ito ang itatry kong i-restore din to. Umaandar yung front brake. Side mirror, hindi na stock. Yan, hindi na stock yan. Handlebar, hindi na stock. Sa tingin ko, itong takip ng tangke, napalitan na din, replacement na lang. Yung seat cover, hindi na stock, butas din sa part na to. Tapos, yung tail light, hindi na rin stock. Ayun, binutasan pa yung rear fender. Ayun. May bitak na rin dito or crack. Signal light, hindi na stock, parang panty MX or XR. Yung arrestor muffler natin, hindi na rin stock, MCF brand. Yung plastic natin, basag. Yung mga shroud, maganda pa yung condition. Ito, aftermarket na to, itong mga handguard. Tapos, itong plastic natin sa harapan, may basag din. Ayan, basag siya dito. Tapos tong headlight natin, nagtutuklap na rin yung reflector. Ayan, hindi na rin stock yung signal light. So, itong fender, maganda pa yung condition. Pero, baka palitan ko na lahat ng mga plastic kung may makita akong bago. Yung rubber ng fork, mukhang stock pa. Hindi ako sure. Pero, ang orig na kulay ng black KMX, red yung rubber dito. Pero, mukhang stock pa nga. Ayan. Yung protector natin sa disc, basag din. Basag siya dyan. Ayan, makunat na rin itong gulong natin sa harapan. Dunlop pa naman. Tapos, ito yung kabilang side ng engine natin. Ayan siya, guys. Tagas din doon. Ayan. Rear brake. Umaandar, kaso minsan nawawala yung preno. Ayan, kapag mabagal yung piga, nawawala. Pero kapag mabilis, may preno. So, ayusin natin yan. Ayan, yung plastic cover natin sa part na to. Itong reservoir ng ano, ng coolant. Kompleto pa rin naman. Ayan. Yung rear caliper natin, original pa. Ayan, tapos yung linkage. Mukhang okay pa kasi wala naman alog. Up and down, side to side. Wala naman maalog, ano.
Tapos, itong radiator natin, mukhang wala namang nahinang, walang butas, walang tagas. Yun, basa dun sa part na yun. Kasi, nisprayan ko ng tubig kanina. So guys, ngayon, ang balo kong gawin dito is all stock kasi para sa akin, mas mataas yung value ng all stock na KMX. Ano? Yung monoshock natin, okay, mukhang okay pa naman, walang tagas. Ano? Tapos yung front shock natin, mukhang wala rin naman tagas. Halos kompleto pa lahat. Napalitan lang yung mga original bolts. Ayan. Ginawang Allen type. Tapos halos nandito pa yung seat lock, yung helmet lock. Diba? So, pero sana talaga chrome bore pa siya kasi ayoko talagang magpa-steel bore or magpa-resleeve. Pero kung sira na talaga, wala na tayong magagawa. Pero, check ko muna yung compression bago natin kalasin. So, sa ngayon, paanda rin na muna natin siya kasi para marinig nyo. Kasi maingay yung makina niya. May mga lagitik. Ayan. So, okay, start na natin. Hindi naman siya hard starting, maandar agad. So papainitin lang natin ng konti tapos i-compression test natin. Medyo maingay lang yung tumagi na talaga kapag naka-rev. Maingay, may lagitik. Oh. Yan, naririnig nyo ba yung lagitik? Yan. So, pwedeng connecting rod, pwedeng piston pin, piston bearing, pwedeng piston mismo or yung bore, pwedeng piston ring. Para malalaman natin yan kapag binuksan natin. Papainitin ko lang ng mga 5 minutes tapos compression test na. Okay, mainit na. So guys, para matest natin yung compression, kailangan natin ng compression tester. Ayan. Ayan. So, ito, bigay ito ng banggood.com. Link in the description kung saan kayo pwedeng makabili. So, meron itong iba't ibang adapter size para sa spark plug, thread. Ayan. So, tanggalin muna natin ang spark plug. Tapos yung adapter natin. Itong hose. Tapos guys, itong gauge. So ngayon, ang gagawin natin, i-kickstart ko siya nang tuloy-tuloy hanggang sa tumigil sa pag-angat itong gauges na itong gauge natin. So dapat naka open yung throttle natin. So naka-full throttle siya dapat. So, ayan. Ngayon, test natin. Tapos, dapat yung range ng PSI niya ay nasa 115 to 178 PSI. Yun yung usable range para sa standard na KMX 125. Full throttle tayo. Ayan.
Mukhang di na umaangat, ano? Lana. So guys, ang compression niya is 100 lang. Ayan, 100 PSI. Mababa. Di man umabot sa minimum na 115 PSI. Pwedeng piston ring, pwedeng yung bore mismo, pwedeng piston, and pwedeng gasket, marami. So, bukasan na natin. Tapos, check natin yung mga parts. So guys, ang gagamitin ko ngayon pang baklas, itong Drill Pro impact drive ko. Ayan, buhay pa rin. At maayos pa rin siya guys. Ang napansin ko lang nasira nito ngayon ay yung automatic shutdown, hindi na umaandar. Ayan. Kasi nung una kapag hindi mo siya ginagamit, automatic na mamatay yung power. Tapos, para hindi madrain yung battery. Ngayon, hindi na siya nag-automatic shutdown. Pero umaandar pa rin. Tapos, gagamitin ko rin itong bago kong impact driver. Ayan. Mas maliit siya, mas magaan. Drill Pro rin yung brand. Bigay ito ng banggood.com. Link in the description kung saan siya pwedeng bilhin. Ayan siya guys. Meron siyang tatlong LED. Tapos, ayan. Meron din siyang tatlong mode. Tapos, 1 port ang size. Kaya meron din akong mga 1 port hex na bits. Ayan, socket type at Allen type. Ito yung mga ginawan ko ng lalagyan sa 3D printer ko. Ayan. Tapos, bumili na rin ako ng impact socket para sa impact drive ko. Ayan. Inko yung brand. Ngayon guys, i-drain ko muna yung oil at itong coolant. Mukhang lost thread itong drain bolt natin. Mukhang nahaluan ng tubig. Kulay gray. Okay. So ngayon bubuksan ko yung radiator cap. Ayan, coolant pa naman yung ginagamit, hindi tubig. Pwede naman yung tubig basta distilled water. Balikan na natin yung drain bolt. Ayan, pwede na nating umpisahan yung disassembly ng buong motor. Tanggalin muna natin itong shroud. So guys, itong gas tank, wala pa siyang kalawang sa loob. Need lang ng repaint. Nawawala na yung original decals. Sayang. Itong mga rubber, baka mawala. Ang hirap na itong hanapin. Sarap talagang gamitin itong impact driver. Mabilis. Para sa mga maliliit na tornilyo. So, itong arrestor, meron din siyang drain. Ayan.
So tatanggalin ko na tong radiator. Itong pipe. So guys, tatanggalin ko yung rear fender. Unplug muna natin yung mga wires. At puputulin ko na yung mga hindi nagagamitin. Tulad nitong mga signal light. Kasi wala naman silang socket dito. Tinanggal na. Okay guys, ito ang coolant tank. So, andito rin yung regulator rectifier natin. Tapos isa pang bolt dito. So hindi siya lalabas ng buo. Tatanggalin muna natin itong cover. Pwede nang tanggalin itong carb. Tapos itong choke. Ngayon yung mga cable natin, itong RPM cable. Siraan na to. Tapos itong sa may oil pump.
itong oil pump, hawig siya ng oil pump ng ano, oil pump ng Brutus ko. Ayan, iba lang yung orientation nila. Tatanggalin ko na rin tong shift lever. Okay, dito sa kabila, itong kickstart. Tanggalin na rin natin itong brake pedal natin, pati itong clutch cable. So tanggalin na natin itong engine mount natin, pati itong monoshock. Ayan, ilusin ko na tong nut ng Singer Maxxel kasi dito rin nakamount yung engine natin. Tanggalin na natin yung mga engine bolt. Isa dito. Okay, natanggal ko na. Rear brake. Tanggalin na natin yung swing arm at monoshock. Tanggalin muna natin to.
So guys, ayan kung napansin nyo, ayan, ball bearing na yung nakalagay. Ibig sabihin na convert na siya, that kasi dapat needle bearing to eh. So kinonvert na siya dito. Ito sa monoshock. Ito needle bearing pa. Itong sa may axle, mukhang ball bearing na. So guys, ito yung monoshock natin. Kinalawang na. May tubig pa. Okay, dito na tayo sa harapan. So unplug na natin yung mga wire. Ito yung wiring harness natin. Ayan. So yung caliper natin sa harapan, urig pa rin, toki ko.
Malapit na namang umulan. Bago umulan, dapat matanggal na natin 'to. Ito ang unang part natin. Maganda yung maganda pa yung telescopic, walang tama. Pangalawang fork, wala rin tama. Ayan, maganda. So, sira lang yung dust seal at oil seal. So, naka-ball bearing pa rin siya, hindi knuckle bearing. Pero ito yung tuyo na sira na rin. Ito na lahat ng piyesa ng body natin, guys. Ngayon, pwede na nating umpisan yung engine. So, itong head na muna. May tama na yung block natin. Mukhang natanggal na yung plating. Ayan, marami na siyang tama, ano? So, baklasin na natin ang buo. Power bulb muna. Ito muna ang cover sa left side. Sobrang kapal na ng carbon. Tatanggalin ko na rin itong reed valve. Meron tayong hose ng oil. So, itong reed valve, okay pa. And, walang naka-open. Wala rin naman butas itong manifold. And, medyo malutong na nga lang. Tapos, itong coolant hose natin. Tanggalin na rin natin itong elbow.
natin. Ito yung block natin, chrome bore pa rin siya kasi wala tayong steel sleeve dito. Ayan. Kaso may mga malalaking tama siya. Ayan. Ito sa part na to. Ayan. May mga malalaking kamot. So kailangan na tong pare sleeve or palitan ng bago. Ayan. Gusto ko pa naman ng ano, chrome bore pa rin. Kasi ang orig block nito, ang brand new block nito is 18,000 ng brand new. So tignan natin kung kaya natin bilhin. And guys, so ayun yung mga may malalaking kamot din itong piston. Ayan. Ngayon pwede na natin tanggalin ang piston natin. So next, yung stator natin. Tapos yung puller natin. Ito yung pulser, ito yung stator. Tapos andito yung neutral switch. Ayan, nabunot. Okay, ngayon pwede na natin buksan yung clutch side. Buksan na muna natin itong water pump. Tapos clutch cover.
Okay. Clutch plates natin. Meron tayong spring. Hindi ako sure kung maluwag ba talaga to dito sa part na to. So, check ko muna sa manual natin. Tapos nasira yung lock ng clutch boss natin. May nasirang lock. Ayan. Nabasag yung lock ng clutch boss. Hindi ko pa nakita kung saan napunta. So, parang meron pang lock dito. Ayan. Ikot pa natin yan. Ayan. Ngayon lang ako nagbukas ng makina ng KMX. Kakaiba pala. Ayan. Yun. Wala tayong washer. So, tanggalin na natin tong mga gear. Ayan, meron siyang washer. Meron din siyang needle bearing sa loob. Ayan. Ingatan lang na hindi mawala yung mga washer. Tapos, ito yung balancer natin. Itong oil pump gear, tatanggalin ko na rin. Itong idle gear, pwede na rin natin tanggalin. Okay. Wala siyang washer. Ayan. Tanggalin ko rin yung lock dito. Itong shift shaft natin, tanggalin ko na rin. Okay. Tapos itong shift drum, tatanggalin ko na rin itong star niya. Ah! May kasama pang treadlock. Hindi pa ito nabuksan. Primary gear. 17 mil. Yun. Tapos meron tayong half moon or kunya. Yan. So guys, tinanggal ko na yung RPM gear. Ito siya. So pwede na natin siyang hatiin.
Okay. Tanggal na lahat. Itong kabilang side, alam ko natatanggal agad eh. So, ito yung transmission natin. Ayan. Check natin yung mga fork shift. Kung hindi na damage. Ayan, medyo makapal pa, guys. Buti na lang hindi na damage sa langis. Kasi kulay gray na tong langis. So, ayan guys. Ito yung sigunyal natin. May konting ayun, may konting ingay. So guys, tatanggalin ko na tong balancer natin. May konting alog na rin. Ayan na guys, na-disassemble na natin lahat. Yung engine, yung body, lahat-lahat. So, hanggang dito na lang tong episode na to. At kita-kita sa susunod na episode ng Kawasaki KMX 125 Rebuild.